meron kaming bagong pelikula, ang Star Cinema. Ako at ang artist na nakikita niyo dito, si Zanjo. Si Izanjo. Izad, Zanjo, and Julie. Ang ganda na. Zanjo. And Dami Ponce. Ang Maria Leonora Teresa. Isa po siyang, sa maniwala kahit hindi, straight drama horror na pelikula. Ito sa tatlong nanay at sa tatlong manika. Eh, gusto ko nanay rin si Zanjo. Ah, okay. Kasi, sa, ano ba yun? Pangilan, pangalawa pa lang naman ito, no? Na pag-game mo. No, pangatlo. Hindi, depende na ito kung makakalata nila. Oo, kasi guro na, yan, alanganin na, ano si Zanjo dito. Ako dito si Julio, ako yung magulang ni Leonora. Anak siya ng matali kong kaibigan. So, kaya nalagaan ko siya. Mahal na mahal ko siya at ayaw na ayaw ko siya mawala. Yun yung ganun katindi yung kapit ko dun sa bata. Ako naman, ang nanay ni Maria. And I come from a relatively rich family. Relatively. Kami ang may-ari ng sulat. Ang asawa ko ay si Stanley, played by Dante. Mahal ko ang anak ko. At magkakaibigan kami dito, magkakakilala kami. Kasi our children go to one school, one that we own. Ako naman dito si Stella. Isa siyang very protective, tsaka super involved na mom sa buhay ng kanyang anak na si Teresa. Ako naman si Stanley, and wife si Faye, and dad of Maria, owner of the school. Kusan nag-schooling yung mga bata? Ako, ang layo ko lang pinangahawakan dito na first draft pa lang ay in-approve na ng Star Cinema. So, ibig sabihin, nakakita sila ng kakaiba at na gandahan sila kaagad at naniwala kaagad sila dun sa proyekto. Dahil sabi nga ng aming creative producer na si Chris Gasman, first time nangyari. Ang lahat naman yan ay dumadaan sa Star Cinema, syempre, ang pipili. Tapos magpapa-approve na lamang sila kung okay naman sa akin. And of course, lahat ito ay mga mahal kong artista at nakasama na at mababait. At wala na akong, kung ganitong medyo mahirap, hindi ko si, inuunahan ko na nga sila kanina din sa story ko na kailangan ko nito artista mabait. Kasi mahirap yung project. Malaki at mahirap yung project. So, kailangan ko mga santo at santa rito para maitindig namin yung project. Kahit na anong bagay, kapag yun ang ginagawa mo, syempre makakaramdam ka rin ng hindi sawa eh, kasi never ko naman pinagsawaan yung lahat ng comedies na ginawa ko. At nagda-drama naman din sa TV. Tinanong lang ako ng Star Cinema kung ano yung gusto kong gawin. So, nung sinabi ko to, dinevelop, sinulat ng aking magaling na writer din na si Keiko Aquino. At napakaganda ng mga resulta at ng mga sumunod. Agad-agad na-approve ng Star, eto na ngayon, at nakapag-shooting na kami. Kailangan ko lang din talagang himayin yung character ng Maria para ma-portray ko ng maayos yung role. And very excited ako kasi after almost 2 years, gagawa na naman ako ng bago. Siguro, itong, kahit naman na gumanap na ako ng ganung character na medyo binaba eh. Para sa akin, yung bago pa rin ito, yung karakter ni Julio sa Maria Leonora. Kasi unang-una, hindi naman niya talaga pinapakita kasi nga, sa siyang teacher. So, pinanganak lang talaga siyang ganun. Tsaka seryoso siya, drama siya. Hindi katulad ng mga nagagawa ko, nag-comedy kasi yung pag gumaganap pa akong isang gay. So, ito, parang challenge sa akin. Hindi ko pa rin alam kung paano ko gagawin. Magsushooting na ako bukas. So, yun, hingi ako ng tulong sa FK Direct. Kung paano namin sisimulan yung character ni Julio. I'm very excited to work with Julie because she's the only one that I haven't worked with in this group. And of course, I'm very excited to work with Zanjo again kasi yung first project ko sa ABS-MNK was with Zanjo. And of course, my first soap was with Direkwell. So, I'm very excited to work with all of them. And very excited to do another horror project. Kasi before, ang dami kong nagagawa horror. And this is going to be my comeback and first horror with Star. So,
it's a good genre. I seem to be cast in projects na horror. So, maganda. Salamat, nagpapasalamat ako sa tiwala ni Direk Gwen at ng Star. At excited kami lahat na magkatrabaho. Jody, kasi gusto nito talaga magkatrabaho. Hindi naman siya ayaw kita magkatrabaho. Ako sobrang excited kasi ang tagal ko rin naman na hindi nakagawa ng pelikula. Ang huli ko pang nagawa with Star is yung scene ko. First time ko makakasama sa pelikula si Iza and si Lanjo. So, excited ako na makatrabaho sila. Yun! Bagong experience ulit para sa akin kasi ang tagal ko na rin ginagawa ng Be Careful With My Friends. Dalawang taon? Halos na rin. So, nami-miss ko rin gumawa ng isang role na medyo mabigat talaga. Nakalimutan ko sabihin si Yaya ka dito. Oh my God! Mas si Sergi mong asawa mo! Hindi ko talaga alam kung ano nang mangyayari sa kanya, pero ngayon lang talaga eh. TV na lang. Thank you po. Thank you. Thank you.